Mabuhay kapamilya! Narito ang mga balita mula po sa iba't ibang bahagi ng mundo. Tinanggal na ang COVID restrictions sa England simula January 27. Nagluwag na rin sa kani-kanilang mga COVID restriction ang ilang mga bansa sa Europa. Sa The Netherlands, natuwa mga human rights group dahil pwede nang makakuha ng QR code bilang vaccine proof ang mga undocumented kabilang na ang mga Pinoy. Nagpapatrol Europe and Middle East Bureau Chief Rose Clarinala. Sa mapangahas na hakbang ng gobyerno ni Prime Minister Boris Johnson, tanggal na ang lahat ng COVID restrictions sa England simula January 27. Although we have to be cautious, we are now moving through the Omicron wave, and you can see the figures are starting to get better. So what we're doing on travel to show that this country is open for business, open for travelers, you will see changes so that people arriving no longer have to take tests if they've been vaccinated, if they've been double vaccinated. Murado na ang Plan B. Ibig sabihin, hindi na mandatory ang pagsusuot ng face mask sa shopping areas at public transport. Wala na rin ang requirement ng vaccination pass. At dahil balik opisina na rin ang mga manggagawa, inaasahang mapupuno na naman ang mga public transport dito sa London. Sa pagbabalik opisina ng mga manggagawa, matapos ang dalawang taon, inaasahang gugulong muli ang ekonomiya. Sabi ni Johnson, ipapaubayan niya sa kamay ng bawat individual ang ibayong pag-iingat. Sa The Netherlands, matapos ang hard lockdown bago magpasko, bukas na uli ang mga restaurants, cinemas, museum at events. Ito'y kahit pumapalo sa higit 50,000 ang daily average cases ng COVID-19, nauna nang binuksan ang mga eskwelahan at non-essential shops. Samantala, natuwa naman ang mga rights group dahil pwede nang makakuha ng QR code bilang vaccine proof ang mga undocumented. Ito'y para makapasok sa mga establishmento gaya ng restaurants. I consider this as a milestone. This was a product of the initiative of different organizations. Katulad halimbawa ng PhilMIS, MCBO, SARO. We work together under the banner of Tulong Kabayan. Pero ipatutupad pa rin ang social distancing at masking sa indoor public places. Libre pa rin ibinibigay ng gobyerno ang self-testing kits para sa bahay mag-test kapag may close contact o sintomas. Tuloy-tuloy ang booster shots at pwede na rin magpa-vaccine ang mga bata mula 5 taong gulang. Sa Italia, nagkaroon na rin ng vaccination night para mabakunahan ang mga bata. Ayon sa COVID-19 Emergency Commissioner ng Italia, dahil bumababa na ang hospital admission ng mga COVID-19 patients sa Lombardy region, hudyat na rin ito ng pagbaba ng COVID cases sa buong bansa. Umaabot na sa 76% ng populasyon ang nakatanggap ng kumpletong bakuna sa Italia. Kasama si May Muling Tapang, Joffel Tesorio at Vanda Brady. Rose Eclarinal, ABS-CBN News, London. Mas pinaigting ang panawagan para sa mga residente ng California na kumuha ng health insurance. Sa gitna ng papalapit na deadline ng open enrollment ngayong katapusan ng Enero, nagpapatrol Kenny Espinosa. Lalong naging mainit ang issue ng healthcare sa Amerika nitong huling 2 taon dala ng hamon ng COVID-19 pandemic. Dahil sa pagtaas ng presyo ng health policies, nagiging mas importante na alam ng mga tao ang tamang health insurance para sa kanila. Kaya ang programa ng Golden State na Covered California ay lalong pinaiigting ang panawagan nila na ang lahat ng Californians ay maabutan ang January 31 deadline para sa open enrollment. Sa huling report ng state, nakita na may record high 1.8 million na Californians ang nag-sign up na para sa comprehensive insurance sa tulong ng Covered California. Ang enrollment na ito ay tumaas noong 2020 ng mahigit 350,000 dala ng tulong ng American Rescue Plan na nakatulong mapababa ang presyo ng insurance. Kaya todo hikayat ngayon ang liderato ng Covered California na malinawagan ang mga uninsured. The core of our need to address health disparities and health equity is making sure people have insurance coverage. We've made such progress, but we aren't done. We know there are too many people who are still uninsured
and eligible for coverage. Para naman sa mga Pinoy sa California, dumami na din ang nag-enroll at tumaas na daw ito ng 38%. Pero gayunpaman, ang pagtaas itong huling dalawang taon, ang uninsured rate para sa mga Pinoy sa California ay nasa 6.4%, mas mataas pa rin sa statewide average. Ayon sa PhilAm na si Dr. Nina Sponce ng UCLA Center for Health Policy, hindi pa rin patas ang access sa healthcare lalo na sa AAPI community. The uninsured rate for Koreans at 15% is one of the highest uninsured rates in California. The uninsured rate for Filipinos is also higher than the average uninsured rate for Asians. Dagdag pa ni Ponce, bago pa na-implement ang American Rescue Plan, ilan sa mga dahilan ng mga tao kung bakit wala silang health insurance ay kalituhan sa presyo at dahil hindi sila eligible o nawala ng coverage dahil sa natanggal sila sa trabaho. Pero diniini Ponce, mas madali na ngayon dahil sa mga programa ng gobyerno at kahit na anong income level, anumang ethnicity, kailangan na talagang gawing prioridad ang healthcare. People who have insurance are likely to have a usual source of care. By having access to healthcare, you can get annual exams and tests that could detect, prevent, and treat serious illness. But what's important about insurance is that you are protected from the financial hardships. Sa papalapit na January 31 deadline, ginit ng officials ng Covered California na naandyan sila para tulungan ang sino mang may tanong, anuman ang lahi at lingwahe. Maging ang mga brand name insurance plan daw, maaaring makuha sa halagang $10 kada buwan. Pwedeng aralin ang mga options sa website nila na coveredca.com. Ang sinumang makasign up bago ang January 31 ay magkakaroon na daw ng coverage simula February 1. Para sa TFC News, Henny Espinosa, ABS-CBN News. Walang patid ang pagpapakitang gilas ng PhilAm basketball player na si Boogie Ellis ng University of Southern California. Ibibida rin niya ang Pinoy Pride ngayong weekend sa Filipino Heritage Night. Nagpapatrol North America Bureau Chief TJ Manoto. Matapos ang matagumpay na dalawang taon sa University of Memphis kung saan nahirang pa siya na Conference Sixth Man of the Year at manalo sila ng isang NIT Championship, lalong gumaganda pa ang laro ng PhilAm na si Boogie Ellis na ngayon balik sa Southern California at kasama na niya ang kanyang pamilya. Nitong taon, lumipat ang 6'3 junior guard na tubong San Diego sa University of Southern California at naging daan ito para makambit ni Ellis ang career high numbers sa scoring at assists. My family, they're able to come to every game, so it's great to be back home and be able to spend time with my family and just playing with guys that I grew up with and played in against in high school and becoming teammates with them is just great and it's an amazing feeling. Malakas ang simula ng USC Trojans itong season at napapanatili pa nila ang kanilang top 25 ranking sa bansa. Bilang isa sa mga leader ng team, umaasa si Ellis na tuloy-tuloy ang kanilang magandang laro para makapasok sila sa March Madness NCAA Tournament at makamit pa ang kanilang unang NCAA Championship. It's great expectation, you know, and it's great to be on the top 25 team, you know. Ultimately, one of my goals is to win a national championship, so being on the top 25 team allows me to reach those goals, so it's real important and it's great that we're winning and we just want to keep winning and keep moving up. Nitong darating na weekend, magiging makasaysayan din para kay Ellis at sa Trojans dahil isa-celebrate nila ang kauna-unahan nilang Filipino Heritage Night. It's going to be a great experience, it's going to be fun. We're going to have a lot of people there, so I'm very excited and I'm thankful that they gave this night to us and it's a blessing. Ang lola ni Ellis na si Corazon Simpson ay tubong Caloocan. Ang nanay niyang si Rowena naman bumibisita dati sa Pilipinas nung siya'y bata pa. Bagamat si Ellis mismo hindi pa nakakabisita sa Pilipinas, bukas daw siya na maging bahagi ng Gilas program kung pagpalain. Gayunpaman, proud na proud siya maging bahagi ng maliit na grupo ng mga PhilAm players ngayon sa USNCAA Division 1. Maski ang kanyang nanay, nagpakita ng kanyang suporta. It's a great feeling. I'm really proud of him, of the young man that he has become. He's really, really athletic. His basketball is getting better and better every time he's playing. We're just proud that he's home and we're here to support him 110%. Madami ng USC players ang naging stars na sa NBA at naging champion pa.
Umaasang Pinoy fans na susunod na rin si Ellis at maging pang-apat na NBA player na may lahing Pinoy. Pero sa ngayon, nakafocus si Ellis sa kada laro ng kanyang team. Right now, I'm just focused on winning and doing that stuff, and when that time comes, you know, I'll have to make that decision. Excited na si Ellis sa laban niya kontra sa Cal State sa Sabado, kung saan ihahatid ng Mixed Global ang Filipino Knight kasama ang sikat na rapper na si Ruby Ibarra. Mabibili ang tickets sa Mix.Global. Para sa TFC News, TJ Manotok, ABS-CBN News. At yan ang ating mga balita mula po sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para naman po sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-log on lamang sa news.abs-cbn.com/tfcnews. Maraming salamat, kapamilya!